But funny today, yung sibuyas, ipadiwa, hindi na sila magbibenta ng sibuyas. Kasi, hindi sila magbibenta ng sibuyas na 170. Kasi nga, yung inventory ng FTI na nagsusupply doon, na pinamili na sa mga multi-purpose co-op, mukhang tumigil na muna at walang supply. Pero may kumawag kami sa amin kahapon na kung pwede magbenta ang farmers doon, pwede magbenta ng sibuyas, pero hindi na 170, baka mataas konti, or hindi natin alam pang presyo. Kasi hindi na, ang 170 kasi is subsidized yun eh. Mm-hmm. So ibig sabihin, kaya nakapagbenta ang kadiwa ng sibuyas sa halagang 170 pesos per kilo, subsidized. Subsidized ito. Yun ang pamimili ng atin pong FTI sa magsasaka, yung allegedly doon sa atin pong supplier na kooperatiba sa Bunena is 450 yung kanilang farm gate price plus incidental expenses, umabot ng 537. So pagbenta sa ating kadiwa is 170. So may subsidy talaga. Pero sabi niyo sir, tuloy-tuloy pa din. Pero magkano kaya ang bentahan ng hindi pa natin alam kasi magagaling diretso mismo sa pagsasaka. Yun ang tawag sa atin. Ano kaya magiging epekto nito sa presyo ng sibuyas sa market now that na tumigil yung pagbebenta ng kadiwa ng mas murang sibuyas? Well, may target naman na customer yung ating kadiwa at saka yung gusto mamili doon. Pero ang bulk kasi naman na mamili naman sa ating mga palengke. So ang ini-expect lang natin na bababayan pag dumating ating imports. Makakalad po kayo magsisimula dumating yung... Siyempre, at yung deadline, next week siguro, kasi starting from application, tapos kung mag-import ka, assuming na pinakamababa mo number of days is 7 days, so by next week dapat meron na. Pero ang atin na po must arrive sila is by January 27. Yun po ang ating pong timeline pa sa pagdating ng sibuyas. Magkano kaya yung tina-target natin na presyo pag binenta na yung mga import? Ang importante sa atin, huwag malugi ang ating mga magsasaka doon sa cost of production eh. So we're looking at 100 to 150, but these are projections pa po. Depende naman po yun sa puhunan ng ating mga importers at siyempre doon sa cost of production ng ating mga magsasaka. So ibig sabihin sir, sa January 28 onwards, yung mga kababayan natin makakabili sila. Starting na basta 7 days from the application. 120 to 150? May darating siya, 100 to 150. Ito yung projection pa lang natin until we get the final cost of production and the final cost of import. Ang importante sa atin, huwag lang naman mag-bulk ang pagdating nito or ang bentahan nito doon sa in-expect natin na peak harvest ng ating mga magsasaka. Yung sa 120 to 150, hindi ba yung mga local farmers natin, hindi ba sila malilugi doon? Hindi naman. As long as yung cost of production makabawi sa plus profit. Okay. Yun lang naman ang tinitingnan natin. Sir, may details na ba sa yung mga mag-i-import? Saan ba nila kukuhanin yung sibuyas? Wala pa eh. Anyway, we assure you na kami naman, ang amin pong balak ipa-publish ito, importers, volume, at saka kung yung mga cold storage, para kwentas claras po, transparent tayo sa public. Sir, sa ombudsman, sinagot niyo ba? Today po ang deadline no, ng 3 days natin na i-submit. We have already the draft and we're finalizing that today also for endorsement to the ombudsman. No. Ano naman, gist ng explanation? Like for example, dito rin sa media yung pagsagot ko. No. First is that ang tanong, there's an alleged shortage of onion. Eh, natural kasi pag tumaas ang presyo, walang supply. And sinasabi natin kung ang presyo ng ganun, even sa farm gate price, mataas. So, kung may shortage tayo, ang ipipresent rin namin doon is that yung sufficiency level, the demand and supply of onion, at yan po ipapadala rin natin sa ombudsman. The second one is the 537 na binili ng FTI sa multi-purpose co-op. We are not privy to that. Ang transaction is between FTI at saka yung Bunena. But siyempre galing yan sa gobyerno yung pera. We have to be transparent on that kasi public fund na dapat mayroong accountability rin yun. And the third one is that why import na harvest season na? Yun nga muna natin consideration sa recommendation is that when to arrive and the volume. So the volume 21,060, yun ang need based on the analysis ng ating pong Bureau of Land Industry and when, na 27,
huwag tayong mahagip natin yung peak season ng harvest ng ating mga magsasaka. And these are the basic questions sa tinanong naman. And they, may karapatan po ang ombudsman magtanong po nun. Because tinitingnan lang yung accountability namin. Okay. Last na, ay, Percy, sir, yung, ano kaya yung goal ng ombudsman? Bakit nag-investiga sila dito? Hindi ba? Public fund, public accountability dapat siya. Dapat transparent tayo. Kung sinunod yung procurement process, yung pondo ng gobyerno ay pumunta sa tama. Yan lang naman po yun. Sir, ito may mga bago na sabat ang NEA, di ba? Na mga smuggler na sibuyas. Anong gagawin doon? Anong final? Kasi medyo may conflicting na statement. Sabi dati, ibebenta na. Sabi ng Pangulo, ibebenta daw. Tapos sabi naman natin, hindi pumasa sa tests. Ano po ba yung... Sa una nating test, kasi hindi talaga pumasa. Yung sa mga sumunod na to, itetest natin. Pero kung i-random mo natin yan, mukhang hindi rin naman tama. Kasi kung ang test mo that will cost 5,000 per kilo, eh, sobra naman yun. Mas mahal pa yung pag-test kesa doon sa sibuyas, ano? Kaya supposedly, yung SPSIC na to, yung ating site, sanitary phytosanitary inspection, dapat ginawa yun bago mag-import. Eh, kaso lang smuggled, gusto nilang palusutan, which hindi naman pa pwede ho yun. Ngayon, lalabas ba sa market? Well, depende po yun sa ating pong, yung ating pong BOC regulations. And siyempre, hindi natin pang sa walang bahala yung ating pong Food Safety Act. Salamat, sir.